Hello guys, welcome to my channel ulit. So my name is Gerson Ginase and ginagawan ko ng review itong A+. Titignan natin kung ito ba ay magiging worth it. So sa video nito ipag-uusapan natin ang isa pang way kung paano tayo mag-invest kay A+. So ito ang tinatawag na power bank. And pag-uusapan natin dito paano ito gumagana and paano tayo dito kikita, paano yung pera natin ay mag-grow dito sa power bank ni A+. So kung yan ay interesado ka na pag-usapan natin at gusto mo mag-invest and i-try mo ito, so keep on watching and please subscribe to my YouTube channel for more videos. So maraming salamat po sa suporta. Let's start na tayo and how the power bank works in A+. Let's go. So guys, ito tayo, punta tayo dito kay A+, no? Syempre, unang-una sa lahat, mag-login tayo. So pipindutin lang natin to si A+. Ito. Kita nyo, ang dami kong financial support, no? Pero ito si A+, puntahan nyo lang po ito sa A+. Then, login po kayo dyan. Of course, tinuro ko naman dun sa nakaraang video kung paano ito i-download. So, mag-register lang po kayo dito kay A+ kung gusto nyo pong subukan. So, ilalagay ko po yung link ng paano mag-register sa registration link dun sa baba, sa comment section. Ipipin ko na lang po o kaya dun sa description link. O kaya sa description ng video na ito. So, ayun guys, punta tayo dito sa ating account. So, ito po yung account ko, no? Kung makikita natin, BP1 pa lang po ako. Yan. So, takpan natin yung aking ID number. So, makikita natin ang earnings ko ay nasa 1,082 na. No? So, yan po yung isang way kung paano tayo kumikita. Sa paggawa lang po yan ng task. Pero, ito yung tuturo ko na. Pero yung ituturo ko dito ay yung tungkol kay power bank nga. So dito tayo pupunta sa home natin. Yan, punta tayo sa home. Ito yung home. So ito po yung konsepto ni A+, no, sa power bank. So ito po si power bank. Para tayong nag-invest lang, ito si power bank. Makikita natin dito si power bank. Mag-invest tayo, then i-wait lang po natin. So makikita natin dito yung kung paano siya gagana. So pindutin natin si power bank. Ayan. Okay, so makikita natin dito, nag-invest ako dito ng 1,300. So ito 'yon. And 2 days na siya. So ito, tumubo siya ng yung 1,300 ko naging 1,341. So I think may idea na kayo about dito sa power bank. So yung total revenue ng sa loob ng 2 days is 41.6. Yan. So dito kasi mamimili tayo, example ang ating ilalagay dito. Wag input tayo dito ng amount. So example is 500 pesos. Ayan. So minimum kasi yan is 500 pesos yung dapat na i-invest natin dito. Sa loob ng 3 days, so ito yung ating possible na kitain. So sa daily income natin is 5 pesos. So kabuang income sa loob ng 3 days is 15 pesos. So ito yon. Ayan, kuta nung aking. So 1% yung kanyang daily rate interest. Ayan. So syempre may ibang-ibang days din yan. So hindi lang siya 3 days. So meron siyang 10 days ito sa baba. 10 days, 30 days, 90 days and 180 days. So 180 days, 6 months 'yon, no? So titingnan muna natin yung subukan natin yung 500 sa loob lamang ng 10 days. So i-confirm natin. So ibig sabihin yung 500 pesos natin sa loob ng 10 days, meron siyang daily interest rate ng 1.60%. So, ang daily income natin dito is 8 pesos. So, wala ka namang gagawin kasi doon, iaantayin mo lang yung 10 days na dumating. So, yun yung maturity ng iyong account. So, ito sa 10 days, no, sa 8 pesos. So, ang daily income ay ang kabuang income nito sa loob ng 10 days, yung 500 pesos is 80 pesos. So, ibig sabihin, sa loob ng 10 days, magiging 580 pesos yung pera mo. Wala kang ginagawa, sheet, aantayin mo lang yung 10 days o maturity ng yung account. So, saan mapupunta yung 580 na yon kapag tapos na yung 10 days? Doon po sa may balance natin. Okay, so, papakita ko yung balance natin. Dito sa balance, dito mapupunta mismo yung ating, yan, kapag na matured na yung, kunyari, umabot na siya ng 10 days. So, dito na mapupunta yung revenue. No? So, ganun lang po ka-basic. So, say example natin. 500 pesos ulit. Input tayo 500 pesos.
Ayan, 500 pesos. Tapos, nakita natin kanina, sa 10 days is posible siyang maging 580 pesos. So, titignan natin sa loob ng isang buwan. 30 days tayo. Ayan. So, ayun, 360 yung posible niyang kikitain. So, 360. Sa, ibig sabihin, sa loob ng 30 days, yung 500 mo magiging 360. Kakaroon ng 360 na tubo. So, ibig sabihin, magiging 860 pesos yung 500 mo na 30 days. So, ang interest niya is 2.40%. So, 12 pesos per day. So, di ba? So, hindi na masama. Antay lang natin maging 30 days. So, ang magiging pera natin ay magiging 860. Kasi yung 360, yan yung tutubuhin natin sa loob ng 30 days. Di ba? So, next is example natin. Gusto natin magiging 90 days. Ayan, 90 days natin. Try natin 90 days. So, ayan. So, ang pera natin is yung 500 pesos natin na ininvest sa loob ng 90 days magiging 1,620. So, i-add natin yung 500 doon. Magiging 2,120. Yun. Ay, hindi ganun. Yun. 2,120. Ang galing tayo. Sama, tama ba? Baka tayo mapash eh. Engineering pa naman tayo. So, yun. Sa 90 days yun. So, ibig sabihin, sa daily interest rate natin, may 3.60% tayo. At 18 pesos ang daily income natin sa loob ng 90 days, 2 months yun. Sa loob ng 2 months, yung pera natin na 500 pesos, tutubo ng 1,620 pesos. So, ganun po yung kanyang konsepto. So, try natin dito sa 90 days, 180 days, 6 months tayo. Okay, so ang 500 pesos natin sa loob ng 6 months, tutubo siya ng 3,720 pesos. So, ibig sabihin, ang daily rate interest niya is ito. 4.20% and ang kanyang daily income is 21 pesos. So, yun po yung konsepto nito ni Powerbank. I think maganda po siya at okay po siya. So, antayin lang natin mag-mature yung ating in-invest. Okay? So, akin dito, in-invest ko ito. Nakikita natin, 1,300 pesos. So, ngayon, meron na siyang sa loob ng 2 days, meron na siyang 1,341 pesos. So, i-click natin. Yun yung aking investment. So yun, purchase ko is 1,300 pesos. Then, ang sa loob ng 10 days po ito, magkakaroon po ito ng tubo na 208 pesos. Ayan, so ang earnings natin, makikita natin dito, sa loob ng, sa isang araw is 20.80 pesos. So yun, so ibig sabihin, sa loob ng 10 days, ang magiging pera ko, kasi ang 1,300 pesos yung ininvest ko, magiging 1,500 Bisaya lang eh no. Magiging 1,508 pesos. Tama ba? O tama. Magiging 1,508 pesos yung 1,300 ko sa loob ng 3 days. 10 days. 10 days kasi yung pinili ko eh. 'Yan yung aking plan. So ganun, ganun lang ka basic yung ating power bank. I think naintindihan niyo naman no yung konsepto niya. So kung yun, paulitin ko, kung gusto mong i-try itong investment na to ni A+, mag-register ka lamang po sa link na ilalagay ko sa description ng video ito and ipipin ko na din sa comment section. Okay? So that's it. That's it. Yan yung ating power bank. Ayun, so I think naintindihan nyo naman at naipaliwanag ko naman ng gusto, ng malinaw itong power bank ni A-Flash. So kung nagustuhan mo at okay sa'yo na mag-invest dito, please register and gumawa ka po ng account. So ilalagay ko po sa comment section, ipipin ko po yung registration link. And sa ilalagay ko rin yung registration link sa description ng video na ito. So tignan nyo na lamang po doon sa description. So makikita nyo po yan and register. So mayroon pa po akong ginawang isang video about kay A+. Ito po yung full review. Actually kasama na po lahat dito. So ilalagay ko rin po yung link sa description ng video na ito. Ito po siya. A+ full review. Worth it nga ba? So yun po yung title niya. So I hope makita-kita po tayo sa video na ito and titignan po natin kung mag-worth ito si A+ sa mga darating pang panahon, kung mag-grow nga ba talaga ang pera natin dito. So panoorin niyo po at abangan niyo po ang mga susunod kong video about A+. Maraming salamat po ulit. Please subscribe to my YouTube channel again and again. Thank you.